Ang DOST PBOLX ay masusing nagbabantay sa kalagayan ng Bulkang Taal 24/7. Sa nakalipas na 24 oras, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng 19 na volcanic earthquake, kabilang ang 17 low frequency volcanic earthquake at low level background tremor na nagsimula pa noong April 8, 2021 sa ganap na alas 9:05 ng umaga. Samantala, mahinang pagsingaw na may taas na 10 metro ang nagmula sa mga fumaroles o gas vent na naganap sa main crater. Ang pagbuga ng sulfur dioxide o SO2 ay humugit kumulang sa 1,918 tinolada kada araw ang nasukat kahapon April 30, 2021. Huling nasukat sa lawa ng main crater ang mataas na temperatura na may 71.8 degrees Celsius noong ika-4 ng Marso 2021 at acidity na may pH 1.59 noong ika-12 ng Pebrero 2021. Ang sukat ng ground deformation ng bulkan gamit ang electronic tilt, continuous, GPS at INSAR monitoring ay patuloy na nagkakapagtala ng marahan na pamamagan ang Kalakhang Taal pagmula pa ng pagsabog nito noong Enero 2020. Sa kabuuan, ang mga nabanggit na batayan ay maaaring nagsasaad ng patuloy na pagliligalig ng magma sa dikailalimang bahagi ng bulkan. Ang alert level 2 ay kasalukuyan pa rin nakataas sa Taal Volcano. Pinaaalahanan ng DOST PBOLX ang madla sa alert level 2. Ang steam drive-in o phreatic na pagputok, volcanic earthquake, bahagyang abo at mapanganib na ipon o pagbuga ng volcanic gas ay maaaring biglaang maganap at manalasa sa mga paligid ng Taal Volcano Island o TBL. Maaaring iminumungkahi ng DOST PBOLX na maigting na ipinagbabawal ang pagpasok ng sinuman sa Taal Volcano Island na siyang Permanent Danger Zone o PDC ng Bulkang Taal, lalo't higit na pinagbabawal ang magawi sa main crater at ng Daang Castilla Fissure. Dahil sa lubhang mapanganib ito kung sakaling bigla magkaroon ng pagputok ng bulkan. Ang DOST PBOLX ay masusing nagbabantay sa kalagayan ng Bulkang Taal 24/7 at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. At para sa iba pang update ng Bulkang Taal at mga impormasyon nito, ay maaari nyo lang kong isubscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat!